good thing about travel tax, sa bawat corner ng gate or pagpasok mo ng gate, merong available na mga travel tax booth doon. Optional yung bag wrapping kasi hindi naman talaga to required. It so happens lang na gusto namin maprotektahan yung bag namin kasi nga tinatapon-tapon to most of the time pag niloload at ina-unload sa airplane. So ito na nga ang ating kwentong immigration. Sobrang haba ng pila sa immigration, so dapat talaga yung 3 to 4 hours before the flight talaga nandun ka na. Actually, nag-prepare kami ng madaming requirements. Lahat pinotocopy namin. But ang tinanong lang sa akin, ay kung kailan ako babalik. At yung kay sister naman, dahil nga government employee siya, so na-require talaga siya ng travel authority. Yun lang naman, at mabigay naman niya. So, smooth sailing na. Yun lang. Lumapag yung aeroplano, bibigyan ka ng form ng mga flight attendant at kailangan mo i-fill out yung customs declaration. Yung isang papel doon na health questionnaire, hindi mo na kailangan yun galawin dahil meron ng QR code. Fill out mo lang sa website and then magkakaroon ka na ng QR code. Nag-avail din kami ng mga inboard flight meals kasi nga umaga yung flight namin. So wala pa kaming breakfast. And kasama na siya dun sa binayaran niya. Mas mura kasi kapag nag-order ka ng, sinama mo yung inboard flight meals mo compare sa pagbili ka doon pagdating mo na sa aeroplano. So we ordered, ano nga ba to, beef tapa and then Uncle Sheen's. Ito yung QR code, girl. Oh, mamaya ipakita ko sa'yo, ha? Yung QR code tayo, bakit pa tayo kailangan mag sulat? So you don't have to fill out the forms. Hello, Park Sojun. Annyeong. Immigration Part 2 dito naman sa South Korea.
lahat automated na. Meron din sa atin sa Pilipinas, pero arrival lang siya. So, ang madali lang yun, isascan mo lang yung bio page mo, and then parang fingerprint, and then picture. Yun na, tapos bibigyan ka nalala ng sticker. Ganun lang siya kadali. Walang questions. Super dali lang. Regarding naman sa pagpunta doon sa immigration, kasi may train pa, di ba? Just follow the people, you won't get lost. Next agenda would be getting yung Wifi rental natin sa Klook. So, kailangan mo lang ihanda yung passport mo and then yung credit card nyo. Kasi i-charge nila initially yun ng 1,004 won. So, around 42 pesos yun. Then, after nun, ika-cancel nila. So, parang ano lang, proof lang yun. So, after nun, yun na yung gadget. Makukuha mo na. In terms of money exchange, dalawa lang talaga yung pinaka-highest na makukuha natin na exchange rate na banko. That would be Woori Bank and Shinhan. So, Woori Bank kami nagpapalit. Let's talk about naman yung pag-withdraw sa ATM. Papakita ko dito kung paano kami nag-withdraw. Talagang nagsugal kami just to show you how it would work here sa ibang bansa. For reference, PPI yung cards namin. Nung pumunta ako sa BPI, nagtanong ako, sabi nila automatic naman daw na globally accepted yung BPI. So, hindi ko lang sure sa ibang bank kung kailangan mo pang i-inform sila. By the way, sa Woori Bank pa rin kami na global ATM. Kasi, yun nga, onti lang, maliit lang yung processing fee nila. Pag-usapan naman natin ang pagpunta sa mismong Seoul. So, may dalawang ways. Una, non-stop and all-stop. So, pipiliin namin yung all-stop. So, by the way, magre-reload muna tayo ng T-money. Importante din yon. Kung wala pa kayong T-money, meron siya doon parang 4,000 won. I don't know kung may laman na yon. Pero dito pinapakita namin kung paano mag-reload since meron na kaming T-money na available. Bakit namin pipiliin yung all-stop? Kasi yung lugar na pagtitira namin, yung Airbnb namin, malapit dun sa Hongkik University Station, malapit dun sa subway. So, hindi na namin kailangan bumaba ng Seoul Station para mag-transfer pa. So, yun yung pinili namin. It really depends kung saan kayo titira. At saka mas mura kasi yung all-stop. Yun lang talaga yung dahilan kung bakit yun yung pipiliin namin. Pero nasa inyo naman, kung gusto nyo ng mas mabilis, pero nga, mas mahal nga lang siya ng very light. Pero parehas lang din naman yung papuntang Seoul. If you want the receipt, please press print receipt. Receipt has been printed. Let's go for part 2 dito sa day 0 natin. Okay?